Bagong dati nagpakitang gila sa superhero universe ang Pinoy chinelas artist na si Elmer Padilla, sa pelikulang Spider-Man Homecoming, may mga Pilipino ring bumida. Si Jacob Batalon, nagsilbing sidekick ni Spidey, habang si Ryan Ruby naman ang lead technical animator. Ngayon, muling nagpamalas ng world-class talent ang mga Pinoy. Dinala kasi ng ilan nating mga kababayan ang all-time favorite heroine na si Wonder Woman sa Pilipinas. Sa latest edition ng DC Comics, ang Wonder Woman number 37, nakipaglaban ang superhero sa kahabaan ng Ortigas sa Pasig City, kung saan kinaharap ni Wonder Woman ang supervillain na si Darkseid na gustong sakupin ang buong kalawakan. Kasama pa ang ilang miyembro ng Justice League na sina Superman, Green Lantern, Flash at Aquaman. Sa tindi ng bakbakan, makikita sa ilang eksena sa comics ang paglipad ng isang jeep na may tatak na Lodi Motors. Naging matindi ang sagupaan, ang bahaging ito ng Pasig, tila gumuho. Natumba ang ilang street signs gaya ng isang ito na may nakasulat pang Ortigas. Ayon sa colorist na si Romulo Fajardo Jr., ideya raw ng British writer na dalihin sa Maynila ang Justice League. Yung writer mismo, si James Robinson, yung nakaisip mismo. Actually, hindi na kaya alam. Hindi ko alam na sa Philippines pala yung setting. Sinabi lang sa akin ni Steve na, pagpre, yung setting na sa Philippines, ha, ikaw na bahala maglagay ng kung ano na pwede natin ilagay na parang may reference ng Philippines. Kasama rin niya ang ilang pang Pinoy sa paggawa ng masterpiece. Sila si na Carlo Pagulayan, Stephen Segovia at Jason Pass na mga comic artist din ng DC Comics. Ikinatuwa nila na sa EDSA ginanapang fight scene. Kasi sa EDSA parang nangyari yung labanan. So, sobrang traffic doon. Kaya natuwa lang ako. Dahil din daw sa edisyong ito, hindi malayong Pilipinas ang maging setting ng isa sa mga susunod na pelikula ng Wonder Woman. Payo naman ni Fajardo sa mga nais ding maging world-class artist, patuloy lang na mag-practice. Drawing lang sila mag-drawing, magkulay lang sila magkulay. Baka one time makita yung mga gawa nila sa internet, magbigyan sila ng chance mag-work sa DC. Mav Gonzalez, GMA News.